Alright. Yon. Andiyan na pala kayo. So yon. Hello guys, welcome back again sa aming channel. Magluluto kami ng napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian at siguradong magugustuhan ito na inyong buong pamilya. So yon, lalo-lalo na inyong mga anak na mapili sa ulam. So yon, ang lulutuin natin for today, ang lulutuin namin for today para sa inyo ay chicken liver spread. So kakaiba na naman itong recipe na iluluto namin, pero sigurado kaming sobrang sarap ito, kaya subukan niyo rin magluto ng ganito, ha. So ito guys, sisimula na namin lutuin. So first step na gagawin namin dito ay ipiprito muna namin itong patatas. So kung napapansin nyo, kung palagi kayo nanonood sa aming mga niluluto, kapag meron kaming sahog na patatas, lagi namin itong inuunang iprito. Isa ito sa mga sikreto para mas mapasarap natin yung ulam na hinahaluan ng patatas. So ayan. So kung mapapansin nyo din yung hiwa na ginawa namin dito sa patatas, hiwa na pang rice. Para medyo kakaiba, mas masarap din, di ba? At mas ma-enjoy kaysa dun sa hiwa na pang adobo na malalaki. So mas maganda ginawa, naisipan namin na ganito para mas na-enjoy nung kung meron kayong mga anak na mga bata. So ayan. So ayan, hayaan lang muna natin ito na maprito. So ito guys, naiprito na namin yung patatas. So tinan nyo maigi. Sarap no? Parang French fries. So ayan, next step na gagawin natin dito ay mag-gigisa na tayo muna. So ayan, una ko ilalagay itong sibuyas. Ayan. Pwedeng bawang haunahin nyo, pwede rin sibuyas, depende sa inyo. Ngayon, pwede ko na ilagay yung bawang. Ayan. At alam nyo, para mas masarap ang lutuin, mas maganda ilagay na natin itong bell pepper para mas lumasa. Kasi maganda yan. Pag ganyan. Ayan. Subukan nyo rin gawin yung sistema ganito. Yung isasabay nyo sa gisa yung bell pepper, siguradong lalong magiging masarap yung inyong uulamin. So, ayan. Next step na gagawin natin dito, para hindi masyadong masunog yung ating bawang at sibuyas, lagyan na natin yung manok. Ayan. Pagkalagay ng manok, medyo haluin muna natin ito. Hindi muna tayo maglalagay ng kahit na ano. Hindi muna tayo maglalagay ng paminta o kaya ng kung ano man. Hayaan lang muna natin na ganyan. Hayaan natin kumapit yung lasa ng bell pepper dito sa ating manok. Ayan. Kailangan natin itong haluin maigi. At lulutuin natin maigi yung manok. Medyo matagal to. Bigyan natin ito ng 10 minutes hanggang 15 minutes, depende ng naka medium heat lang apoy para hindi masyadong masunog yung manok, para maganda pa rin ang pagkakaluto nito. So ayan, ang next step na gagawin ko dito pagkahalo ko nito, so ayan, kung sa tingin nyo nahalo nyo na maigi, pwede na natin itong takpan. So ayan, tatakpan ko muna. Bigyan natin ito ng 10 minutes hanggang 15 minutes. So ito guys, naka 10 minutes na. So ayan, 10 minutes mahigit yung ginawa ko dito. Ayan, yung ginawa namin. So medyo haluin muna natin ito. Ayan. Para maiwasan yung pagdikit ng ating manok dito sa kawali. Kasi yung ginagamit namin kawali, hindi ito yung non-stick, kundi ito yung talagang legend na kawali. Yung talagang ginagamit pa noong araw. So ayan, next step na gagawin namin dito, maglalagay kami ng bay leaves o dahon ng laurel. At maglalagay ako ng toyo. Ayan, toyo muna. Mamaya na tayo maglalagay ng paminta at saka asukal. Ayan, lagay tayo ng toyo, yung dami ng toyo. Siguro pwede na yung mga nasa 4 na kutsara ang dami. So ayan, pagkalagay ng toyo, maglalagay na rin ako dito ng Del Monte Original style tomato sauce. So yung ganitong kalaki na tomato sauce, sakto-sakto lang para sa ganitong karami ng lutuin. So ayan, ilalagay natin ito lahat para walang sayang. Ayan. Kailangan natin talaga itong simutin maigi. Ayan. Okay na yan. Ang next step na gagawin namin dito, haluin naman ulit. Kailangan natin itong haluin ng maayos. Ayan. At kailangan ulit natin itong pakuluan pag kahalo natin. Ayan. So ayan, pakuluan muna natin ito ng konti. Pakuluan natin ito ng mga 2 minutes. Saka natin ilalagay yung rino. Tatakpan muna ulit natin to para hindi masyadong matuyuan. So ito guys, naka 2 minutes na. So ayan. O, next step na gagawin natin dito, haluin ulit natin.
Yan, kailangan bawat ano natin kailangan ating haluin para maiwasan yung pagdikit ng ating niluluto dito sa kawali. So yan. Pagkahalo, maglalagay naman tayo dito ng tubig. Yan. Depende sa inyo kung gaano karami tubig yung ilalagay nyo, pero ilalagay ko dito yung saktong dami lang. So pwede na yan. 1 cup ng tubig yung ilalagay ko dito. Pagkalagay ng tubig, maglalagay na ako ng harino para kasabay na sa pagkulok. So, Liver Spread. Brand nga pala yung Rino. Kahit na anong brand ay po pwede. O, pwede rin kayo maglagay ng atay ng... Yan. Pwede kayo maglagay ng atay ng manok, atay ng baboy. Pwede sa inyo. Pagkalagay ng, ano, ng Liver Spread, kailangan natin itong haluin ng dahan-dahan lang. Gentong paghalo para mag-melt talaga yung Liver Spread at lumasa dito sa ating sarsa. So, ayan. So, tingin ko, okay na to para haluin ng maayos. Pagkulo nito sa kalalasahan. At doon tayo maglalagay ng paminta at saka ng asukal. So, depende kung maglalagay pa rin tayo dito ng asin. So, depende yun. At yung mga ingredients ko, mga pala nito, ay ilalagay ko sa description. Kaya sa magtatanong ng ingredients, nasa description lang po. So ayan, takpan muna natin ito. So ito guys, napakuluan na namin. So ayan, medyo haluin ulit natin bago tayo maglagay ng iba pang mga ingredients. So ngayon, titimplahan na natin ito. Maglalagay na ako ngayon ng paminta. Ayan, yung dami ng paminta, 1 teaspoon ng dami. Pero depende pa rin sa inyo kung gaano gusto nyo kaanghang. Kung gusto nyo na mas maanghang, maglagay pa kayo ng siling labuyo. Mas masarap. So ayan, maglalagay din ako ng 1 tablespoon ng asukal. Pagkalagay ng paminta at asukal, kailangan natin itong haluin kaagad para pumantay ang lasa. So, ayan. Okay na yung ganyang halo. At next step naman na gagawin natin dito ay maglalagay na ako ng magic sarap. So, optional lang ang paglalagay ng magic sarap. Kasi noong araw, hindi naman talaga inilalagay itong magic sarap. Ayan. Ngayon naman, kailangan ulit natin itong haluin. Pagkahalo ay kailangan natin itong tikman. Para alam natin kung saan tayo mag-a-adjust, kung kailangan ba naglagay ng alat o hindi na. Dahil konti lang inilagay kong toyo kanina. So, ayan. Sa palagay ko, okay na yung ganitong halo. Pwede natin itong tikman. So, ayan. Kumuha ako ng kutsara at kailangan natin itong tikman. Saktong-sakto lang. So ngayon, dahil luto na yan, pwede nating ilagay itong patatas. Napakasarap ng patatas. Tinikman ko. Para talagang french fries. Kailangan natin itong haluin. So ayan, at luto na. Yan, napakasimple. At napakasarap na ulam para sa pananghalian. Pwedeng-pwede nyo rin itong idagdag sa inyong mga recipes kung meron kayong kalinderiya. So yung pagluluto nito, parang sistema nito, parang mechado at parang apritada. Ang pagkakaiba lang, kaya hindi namin ito tinawag na mechado o apritada, hindi kami naglagay ng carrots. So yun. So napakasimple lang dahil napakamahal ng carrots ngayon. So, pero nakapagluto pa rin tayo ng ubod ng sarap. So yun, siguradong may enjoy ito na inyong buong pamilya. Kaya subukan nyo rin magluto ng ganito. Sana nagustuhan nyo.